sorry, Father. Nalate ako. Nalate ako. Sorry. Saka ba galing? Ay, nag-exercise kasi ako. Kaya medyo... Umaga, exercise. Dapat sa gabi ka nag-exercise para pagkatapos mo mag-exercise, diretso tulog ka na. Ano ba exercise mo? Ay, hindi. Father, mas maganda sa umaga at saka ako'y nag-yoga kasi maganda nag-meditate sa umaga. Ano mo dapat sa'yo yan? Lahat ang weights ka. No, yung talagang nagbubuhat ka para papawisan ka, tapos mga treadmill yan. Dapat yan yung mga ginagawa mong exercise. Hindi, maganda yung yoga kasi na... I like flexibility and toning. Hindi ko kailangan ng muscle building. Ano ba, Father? Ay, nako. Ang lahat ng tao nga naman ay nagkakaroon ng pagkakaiba ng pananaw at ng opinyon. Ang lahat ng ugnayan ay nagkakaroon ng hidwaan o hindi pagkakasundo. At ang pagtatalo ay isang bahagi ng buhay na naghahatid ng pagkakataong makita ang dalawang panig ng isang usapan. Ang pagtatalo ay naglalayod na magkaroon ng mas malalim na pang-uunawa, hindi lamang sa isyong pinagtatalunan, kundi sa taong kadiskusyunan. Pero paano nga ba ang tamang pakikipagtalo? Meron bang ganun, Father? Meron. Yung nasasabi mo ang punto mo nang hindi tinatapakan ang kabila. Ah, siguro nga dapat nakatuon sa usapin at huwag gawing personalan ang pagtatalo. Oo, at syempre, mahalaga rin kung paano magtatapos ang pagtatalo na walang nakararamdam ng pagkatalo o pagkapanalo. Dahil sa huli, ang punto naman kasi eh, may saayos ang pagsasama. Kaya't gising-gising na po sa mainit na kape at mas mainit pang usapan ng pagtatalo at pagkakasundo dito sa paborito ninyong TV magazine for the family. Family Matters! Okay, ano ba naman ang kinakain mo ng pag... Alam mo, naglo-low carb diet ako, Father. Kasi napakaganda niya. Hindi masyadong nakakalaki. Alam mo, dapat iniinom mo lang tubig lang. Yun lang, tubig. Wala na iba. Eh, baka mahilo ako noon, Father. Baka magka-migraine ako noon. Ikaw ba'y nagda-diet ka ba? Hindi. Nag-exercise ka ba? Hindi rin. Ay, obvious pala eh. Kaya huwag ka masyadong magbigay ng opinion, Father, ha? Excuse me. Narito po tayo ngayon upang sama-samang magnilay para sa Ebanghelyo po para bukas. Alam ninyo, yung gospel natin bukas, isa po ito sa mga paborito ko sa mga talinhaga. No? Elementary pa lang ako, nakilala ko na itong talinhagang ito sa titulong The Prodigal Son. No? Tungkol po ito sa, actually may tatlo pong talinhagang kinuwento sa ating Ebanghelyo, pero nais kong pagtuunan itong kwento ng The Prodigal Son. Kung saan, yung isang ama, may dalawang anak, at yung kanyang mas nakababatang anak, hiningi na yung mana niya. Kung tutuusin, parang weird, no? Kasi buhay pa yung tatay, hinihingi na yung mana. Siguro, isang konting ano lang, parang side comment bago yung talagang aking pagbabahagi. Alam niyo, minsan nakakakita ho ako ng mga magkakapatid na ang saya-saya naman nila, nagkakasundo sila, pagkatapos biglang pagpumanaw yung magulang, nakakalungkot na biglang nakikita mo na nag-aaway-away dahil lang sa mana na kung tutuusin, hindi naman sila ang naghirap, kundi yung kanilang mga magulang. Siguro isang payo lang, no?
sana huwag mangyari to sa isa sa mga pamilya, no? Dapat hindi nyo pinag-aawayan o nagiging sanhi ng pag-aaway ang anumang kayamanan na ganitong bagay, no? Natutuusin ang mga magulang nyo naghirap dito. Ang sakit naman sa kanila na nang mawala sila, pinag-aawayan ninyo. Sana huwag ho mangyari itong ganitong kwento sa mga pamilya. Bagamat ito nga ho minsan ang nakikita ko. So yun ho yung nais kong unang sana ay huwag mangyayari sa bawat pamilya. Pangalawa, no, ito yung ika nga pinakabuod noong pangyayari. Umalis yung bunsong anak. Winaldas ang pera ng kanyang ama. Inubo sa masasamang bisyo, kung ano-ano pa. No, pagkatapos naisip niya, teka muna, dun sa aming bahay yung aming mga tagapaglingkod mas kumakain ng maayos. Kaya kung makikita ho natin itong lalaking ito, ito si Bunso, wala naman talagang tunay na pagsisisi, no? Kaya lang niya gusto umuwi, gusto niya makakain ng mahusay. Kasi habang nagtatrabaho siya, parang hindi siya makasalo kahit doon sa pagkain ng baboy. Kaya sabi niya, uwi na lang ako sa amin. Buti pa doon yung mga lingkod namin, masarap pa kinakain. So, kita mo na yung kahit yung pagbalik niya sa ama niya, hindi talaga dahil nagsisisi sa ginawa, kundi gustong makakain ng maayos. Kaya sabi niya, doon na lang ako. Eto na, nung pabalik na siya, anong sabi doon sa ating kwento? Malayo pa si Bunso. Tinakbo na siya ng tatay niya. Sinalubong siya. Sabi nga, alam nyo mga kapatid, para si tatay, masalubong ang kanyang anak na bunso. Ibig sabihin, ano yon? Nakaabang si tatay. Para magabang si tatay, ibig sabihin, araw-araw niyang ginagawa na abangan ang pagbabalik ng kanyang anak na lumaya sa kanilang tahanan. Alam niyo, hindi pa yun natapos doon. Nung lapitan niya yung anak niya, nagmo-monolog pa si Bunso. Sinabi niya, nako, kunin yung isuotan ng singsing ang anak ko, bigyan ng sandalyas, patayin ng pinatabang guya, no? Para magdiwang tayo. Dati wala na to, pero bumalik, patay na siya, nabuhay na maguli. Alam niyo, ito yung mga punong-puno ng simbolo ang mga binabanggit po dito. Sa kanila ho, ang isang tao, no, o isang anak for that matter, no, sa ating pagdiskusyon, ano, yung singsing napakahalaga. No, nakakapanood ho ako dati na minsan pagka nung panahon ng mga Roma ganyan, sila ay nakikipagtransaksyon sa pamamagitan ng singsing. Kumbaga doon nakatatak yung pamilya, yung simbolo ng pamilya, yung singsing na yon, na parang pagka iginano nila yung kanilang daliri doon sa kontrata, binding na yon, no? Ibig sabihin, nung suotan si Bunso ng singsing, para siyang binigyan uli ng credit card. Sige, pwede ka na naman uli gumasta ng gumasta. Pwede mo na naman gamitin yung aking pangalan sa mga transaction mo. Tapos sinuotan ng sandalyas. Alam nyo, noong panahon ho na yon, ang ibig sabihin, kapag ikay nakayapak, isa kang alipin. Yung paghingi ng ama ng sandalyas para sa kanyang anak, sinasabi niya na ibinabalik ko na uli ang aking anak. Kasi bago siya bumalik, alipin na siya ng ibang lugar, di ba? Nung bumalik siya, sabi ng tatay, ngayon anak, hindi ka na alipin, ikaw ay aking anak na muli. Ibinalik siya dun sa dati niyang estado na para bang walang nangyari. At ito ho siguro ganito ang Panginoon sa atin. Meron nga ho isang quotation na pinadala sa akin. If it seems that God is so far away, guess who moved? Sabi, kung sa tingin mo daw ang layo-layo ng Diyos sa'yo, palagay mo sinong gumalaw. Ang Diyos parating nandyan. Hindi umaalis, inaantay ka lang. Kapag kapakiramdam mo ang layo-layo mo sa Diyos, kapatid, ikaw ang gumalaw. Ikaw ang umalis gaya ng bunsong anak. Pero ang Panginoon, nandyan, araw-araw nag-aabang. Kailan ka kaya uli babalik? Para lapitan ka niya at ibalik ka sa dati mong dignidad. Oo, nagkamali ka, nagkasala ka, pero sa isang ama, baliwala na yon. Ang importante, nandyan ka na uli. Muli kanyang yayakapin, muli kanyang hahagkan, bibigyan ng singsing, bibigyan ng sandalyas para sabihin sa'yo na ikaw ay aking anak na muli at hindi isang alipin. Siguro po, konting dagdag lang. Makikita natin sa may bandang dulo ng kwento, nung dumating yung panganay na anak,
Sabi niya, anong meron? Sabi nung isang tagapaglingkod, dumating yung kapatid mo, nagpahanda yung tatay mo. Ano nangyari? Nagselos ang anak. No? Feeling niya, itong buisit na ito, umalis-alis, babalik ganito, bibigyan pa ng ganito ng tatay ko. Sabi ganyan. So, ayaw niyang pumasok. Nung lumabas si tatay, no, pinapapasok yung panganay na anak. Anong sabi ng panganay na anak? Naglingkod ako sa inyo, sabi niya sa kanyang ama. Pero kahit isang kambing lang, di nyo man lang ako pinaghanda, sabi. At anong ibig sabihin ng pananalita na to? Sabi niya, naglingkod ako, naging alipin ako sa inyo. Ibig sabihin pala, all this time, ang panganay na anak, hindi niya nakikita ang kanyang ama bilang isang ama, kundi isang, bossing, ganon. Hindi niya na ituring ang kanyang ama bilang isang tatay. Ang tingin niya sa sarili niya, tagapaglingkod at hindi anak. Kaya hindi niya na ituring maging ang kanyang, at kung hindi mo tinuturing yung tatay mo na iyong ama, yung kapatid mo. Kaya nga sabi niya, yung anak niyong yan, dumating lang, naghanda kayo, hindi niya sinasabing ang aking kapatid. Pero sa pagpaliwanag ni tatay, sabi niya, anak, ang lahat ng akin ay sa'yo. No, yung salitang anak, ang lahat ng akin ay sa'yo. At parati kitang kasama habang buhay. Marahil ito ang nagpalambot dun sa puso ng panganay na kapatid. Ay, oo nga pala, hindi ako alipin. Ako ay isang anak. Siya ay aking ama. Ibig sabihin, kung siya'y ama ko, ako'y kanyang anak, ang nasa loob ng tahanan, kapatid ko. Kaya kapag ganun ang pagtingin niya sa nasa loob ng tahanan, isang kapatid, mas madali niyang mapatawad, mas madali niyang matanggap ng pagbabalik, at pwede rin siyang makipagdiwang dahil ang kanyang kapatid, dati nawawala, dati patay, subalit ngayon nagbabalik at muling nabuhay. Sana po maging isang magandang aral to para sa atin. Una, kung tayo'y nagkamali, magbalik na sa Panginoon, nag-aantay na siya. Nakaabang upang tayo ay yakapin. At sana, kung may nagkamali din sa atin, ituring natin siyang kapatid. Pag tinuring natin siyang kapatid, mas madaling magpatawad, mas madaling magmahal. Muli po tayo nagbabalik sa ating palatuntunan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Sheila. Good morning, Father. At syempre, good morning to everyone. Saturday once again, kaya nandito na naman po kami. Yan. Diba? At patuloy tayo nagpapasalamat doon sa mga nag-ano sa atin sa Facebook. Ano ba tawag doon? Nagko-comments at nagla-like. Oo, alam nyo, hindi ko masyado alam yung mga terms . Ganyan. So, patuloy ko kayong magbigay ng mga ganitong mensahe sa amin. Pagsisikapan din ho namin na sumagot din sa inyo. Yes. Ngayon, ito, pagsagot din, no? Siguro maganda, tama-tama yung topic natin tungkol sa pagsasagutan. Tama ba yung term na yun? No? Ano ba, meron ba tayong matatawag na healthy argument? Meron bang ganun? Siguro sa buhay ng tao, Father, wala namang hindi nag-argue. Oo. Sabi ko nga, sabi na, no, you're fighting. Sabi ko, no. We're just talking. Kaya yun doon, tawag na healthy arguing. Kasi hindi naman pwedeng lagi yes ka na lang ng yes. Mm-hmm. Or laging parehas kayo ng opinion. Hindi ba? Sometimes we just have to respect the opinion of our partners or the other person involved. Mm-hmm. Kaya ako, naalala ko. Agreeing to disagree, sabi nga. Sa parokya, may nangyayari din naman yan. Minsan may mga concerns yung mga parishioners, tapos lalo sa meeting, i-bring up nila. Tapos minsan, yung binibring up nila, hindi ako sang-ayon. Tapos magsasapalitan kami ng aming kuro-kuro hanggang sa, pwede naman palang mag-compromise kami na ito na lang yung maging kalakaran, no, sa aming paglilingkod sa simbahan. Ganun din siguro sa mga ibang professions, Father. Ang mga lawyer, by nature talaga sa kanila, ang involved sa kanilang trabaho ay yung pag-a-argue, hindi ba? Or yung they have to defend yung client nila, diba? So that entails
arguing. So siguro nga eh merong ano style of arguing at yan po ang ating aalamin ngayon. Dahil ang pagtatalo ay mahalaga at mainam kung tama ang paraan at ang dahilan. Dahil ika sa tao ang pagkakaroon ng magkasaliwang opinyon at sariling pagkakasarinlan. Kailangan niyang maghayag at ipaglaban ang kanyang pananaw. Pero sa oras ng pagtatalo, umiinit ang ulo, tumataas ang mga emosyon, at lumalabo ang paningin sa katwiran. Kaya't sa panahon ng pagtatalo, madalas ang pinag-aawayan na ay ang paraan kaysa dahilan ng pinagtalunan. Paano nga ba titimbangin ang sarili at ang relasyon? At papaanong maipaglalaban ang tingin mong tama nang hindi sinasagasaan ang pananaw ng kabila? Aalamin po natin yan mula sa mahigit 30 taon na pagsasama ng mag-asawang June at Lou Hernandez. Hello. Hello. Hi. Hi, June. Hello. Welcome po ulit. Yan. So ngayon, maganda yung topic natin. Sana walang masyadong marami sa inyo. Hindi. Sabi nga natin sa kanila nung tayo nag-uusap bago po mag-start show, favorite topic daw ba? Ang healthy arguing. Mm-hmm. Siguro, Father, gusto mo bang simulan? Oo, simulan ko. Yes. Kasi parang itong, meron daw dito tayo mga positive arguments, no? Ito ay galing kay Win Clabo. Ayan, isa daw ang isang mga pwede nating magawa pag tayo nag-argue. Una, sabi dito, argue in private, no? Do not build up an army against your spouse by forcing or convincing them to take sides. Do not divide your household or friends with negative comments you make against your spouse. Well, Andre, pag nag-argue kami, tama yun. Private lang yun. No? Dahil was lumabas yun, mahirap mo na i-correct. Masyadong damage yun na at irreparable in some cases. No? So, ginagawa namin, pag may argument, most of the time, tumatahimik ako. Pupunta ako sa kabilang kwarto, dun lang ako. Paano ako siguro, Father, no? Kasi, minsan, gusto mo maghanap ng simpatye. So, naiikwento mo. Paano, ano ba ang, when do you draw the demarcation line? As to, anong pwede mong sabihin? Lalong-lalo na sa, siguro sa mga kaibigan at sa family members, pag medyo merong hindi pagkakaunawaan sa mag-asawa. Normally, pag ganyang may mga, parang, gusto mong may mga saloobin ka na gusto mong ilabas o i-share. Kasi maganda rin yung nailalabas mo eh, di ba? Siyempre, hindi naman kahit kanino mo sinasabi. You choose your friends na pwede mong pagsabihan or yung closest, nyari, sister mo or relative mo. But definitely, you don't just tell it to anybody, di ba? Because it's a family matter. And whatever comes out, it would be an image of both of you as husband and wife. Ako nga, iniisip ko, minsan kahit sa kapamilya, kasi minsan nakakakita ako ng pag nag-away sila, sasabihin dun sa nanay. Pagkatapos hindi may iwasan na sasamahin loob ng nanay. Yes. Tapos pagdating ng panahon, ikaw hindi ka nagalit doon sa asawa mo, yung nanay mo galit pa. Totoo yun, Father. Kaya mo kasalanan yun. Eh, di ba doon sa asawa, ikaw nagkwento eh. Tapos nung nagalit doon sa asawa mo, eh, magagalit ka sa nanay mo. Eh, ba't ba niya nalaan yun? Eh, ikaw din nagkwento. Yan. Oh. Second. Keep it relevant and real. Sabi nga dito, every argument is unique and is pertinent only to the relevant actions or words that have upset you for that instance. Do not argue historically or generalize. Kasi minsan, 10 taon na yung issue. Yun pa rin ang issue, hindi ba? Do not argue about the symptoms, but face the real issue at hand. Kasi minsan, hindi naman yun yung ikinasasama ng loob, pero parang, ano na lang eh, yun na lang yung icing on top of the cake. Yun na lang yung bumutok na, Father. So talagang may mas malalim pang issue. Kapag nahihila historically, lumalawak yung away. Eh. Ah, tama.
when hindi na doon ang concentration ng away, napunta na sa ibang parte. Correct. So paano po yun? Kasi madaling sabihin, mahirap gawin eh, di ba? Paano nyo po nako-control yung sarili ninyo? Pag minsan eh, madalas di ba, minsan ng ano partner's father, na stereotype mo yung partner mo eh. Mm-mm. Ay hindi, ganyan ka naman talaga. Oo. So paano mo mako-control yung ganong klaseng attitude? Basta ako, pag kunyari, meron kang misunderstanding, you ask the question directly, di ba? Dapat sasagot din siya ng yun na lang. Di ba? Parang ganun eh. Kasi kung mag... Sikot-sikot. Oo, pagsisikot-sikot pa indirectly, yun na nga humahaba. So, you just deal it directly kung ano talaga yung problema. Kung, kasi kami minsan sa bahay na ano, maliliit na bagay, di ba? Doon minsan nanggagaling yung mga init ng ulo, yung ganun. Yan, naghanap ka ng something na you try to keep it in a certain place. Nasaan? Pag sinagot ng iba, hindi, ang tanong ko lang, nasaan? Mga ganun. Kaya, you just have to focus on the answer. Yun ang ano, ako yun ang inaano ko lang, focus on the, what is the issue talaga? Oh. Ay, hindi, sasabi, oh, kasi ikaw. Ang hilig-hilig mong hindi magsole. Kaya nga, ang ginagawa ko, tatahimik muna ako, pupunta ako sa kabilang kwarto. The next day na lang kayo mag-usap. Malamig na. Oh. At least hindi na head-on collision na head-on. Yun. Ano? Yung pinakamahirap kasi head-on eh. Alam nyo, ako, gusto kong tanungin na kayo po, or siguro kasama ka na, Sheila. Kasi ako bilang pare, ang dali kong sabihin kasi wala naman akong kasama araw-araw o katuwang sa buhay. Mm-mm. Pero parang pag nag-homily ako, parang with full conviction, sinasabi ko na pagka ho kayo nag-away, huwag nyo nang halukayin yung nagawa noon. Tama. Madali ba yon? Mahirap. Father, paano mong kakalimutan pag paulit-ulit ginagawa? Okay. Diba? Sabi nga eh, kasasabi nga lang sa akin kanina eh, pag hiniram, binabalik. Kasi hiram lang yan. Kasi ako, mahilig ako, hiramin ko. Tapos, nalagay ko na sa ibang lugar. Diba? Yun yung sinasabi nila kanina na dapat ibalik mo sa tamang lugar. Agitate you more. Diba? Or minsan, maiisip mo na hindi niya naiintindihan yung gusto mo sabihin. Yun lang. Minsan, yun din na naiisip ko. Baka hindi niya ako naiintindihan ano yung gusto kong tanungin. Kaya, minsan, hindi direkta rin ang sagot. Or may tinatago kaya hindi direkta ang sagot, hindi ba? Kasi alam mo, baka naman gusto lang kung mas malalim. Ipaliwanag ni Tito talaga ng mas maliwanag sa inyo. Sa akin kasi, kumbaga ano, as much as possible, isinashorten ko na lang yung argument. Uh-huh. No? Kasi mahirap din pag out of control, yung argument is out of control. Kaya nga ibang tao napupunta sa physical eh. Uh-huh. Because it's already out of control. So once you control your argument, the anger, at alam mo kung saan kayo hinto, saan ka tatahimik, doon na lang. Then kung later, discuss nyo na lang later pag malamig na. Okay, maganda yun ha. Knowing when to stop. No? Kasi kung totoo nga, sa mga ibang nakikilala ko, yung pagka, minsan, kakadaldalan sa sigawan, ganyan, nung wala ka nang masabi, sasapukin mo na. Di ba? Kaya minsan, dahil ano, kung huminto ka na lang, huwag ka nang pumatol. Kung yun, tamang sabi niyo, pupunta ka muna sa kabilang kwarto para pag lumamig, pwede nyo nang pag-usapan. Kasi kung walang hihinto, walang mag-give in. Saka na yung hatawi yung pinto. Oo. tataas lang. Pataas na kayo ng tono nun. Oh, yan. No? So, yun, no? Yung muna yung ating ano, yun muna yung ating first two, no? Yes. At meron pa po tayong mga tatalakayin, kaya huwag muna po kayong aalis, magbabalik po kami. So, ilan pa ba itong ating questions? Madami. Tatlo pa. Do, ay tama po yan. Alam nyo, hindi ba... Di ba, may mga iba na the more na tumatahimik, nasa kabilang kwarto ka na, kinakato ka pa, buksan mo ang pinto! Hindi ba tayo tapos? Diba? Paano pag ganyan naman yung partner mo? Na siguro, tatlo... Eh,
Ayan, natapos na natin yung dalawa. Kanina po, napag-usapan na natin yung first two. Mm-hmm. Argue in private and keep it relevant and real. Mm-hmm. Hindi ba kung ano lang yung issue at hand, yan lang ang ating pag-uusapan. Mm-hmm. Ngayon naman po, sa second half natin, pag-uusapan natin, ano pa nga ba ang ibang mga dahilan? Mm-hmm. Siguro, Father? Ikaw number three. Oo. Focus on your desired end result. Ano nga ba ang gusto natin? Remember that when you argue because you want to come out of it as a more mature person and you are closer to your spouse. Do not argue for the sake of arguing or that you just want to prove something, hindi ba? Do not argue with the conclusion that the relationship is already on the brink of, you know, wala na talaga. Mm-hmm. So, paano nga ba, anong motive ba natin? Bakit tayo nag-argue? Minsan kasi may mga all-knowing eh. Yung parang pag nagsasalta sila, alam na nila kaagad lahat, hindi ba? Na kaya tuloy nagkukos ng argument, Father. Kasi open eh. Kaya nga siguro, kung ganun yung utak, yung isip mo, eh, huwag ka na makipag-argue kasi parang pointless, di ba? Na ang in the end pa lang, gusto mo lang ikaw yung mananalo. Tama. O tama, parati. Parang, kasi pag iniisip mo ikaw na yung tama, kahit sarado na isip mo, lahat ng sasabihin nung kung sino man yung ka-argue mo, mali na lahat yan. So, pointless na mag-argue pa. Kaya ang ganda nung sinabi dito na dapat ang mag-asawa, no? No, bilang sampare, naksa. Yung mag-asawa, kaya kayo nag-argue, eh, gusto ninyo, sabi dito, na mas maging malapit kayo, yes, sa isa't isa. So, siguro, sa tingin ko, kung kapag nakikita nyo na yung argument nyo, lalong naglalayo sa inyo sa isa't isa, ops, teka, tama na muna, di ba? So, at taya tanungin natin, ano bang style nila tito tsaka ni tita ng argument that will bring each other closer, mas lalo pang malapit kayo sa isa't isa? Pag siyempre, pag magdi-discuss kayo on anything na i-argue nyo, dapat at the end, kumbaga na may resolution kayo. Mm-hmm. Yung may pagkakasunduan kayo. Di ba? On anything. Kaya nga kayo nag-argue kasi parang may disorder eh. Yes, di ba? May hindi pagkakasunduan. So after at the end of the argument, dapat meron na kayong pagkakasunduan. Mm-hmm. Let's say na on anything na, sige, sa susunod, ganito na ang gagawin natin. Yun ang, at least it puts order to your relationship, di ba? Pag ganon. At naiiwasan na ulit yung mga pag-aawayan pa sa susunod kasi nagkasundo na sa ganung bagay. Huwag lang ko-concentrate doon sa tanong sa salita na, o ikaw may kasalanan eh. Oo. Sana lahat ay explain, ayusin na lang yung mali. Mm-hmm. Hindi na yung ikaw may kasalanan. Tama. Huwag na magturo. Huwag na magturo. ito, Sheila, oh. Ang ganda nung number 4. Allow your partner to retreat with dignity. Nako, hirap nun. End the argument positively without sarcasm. Rubbing salt on wounds or arrogance, you did not win anything if you were right. Conversely, you did not lose anything if you are wrong. Give your partner a face-saving way out of the disagreement. How it ends marks how you will begin the next phase of your relationship. No. Alam mo na mali yung partner mo, pero ira-rub in mo, lalo na parang mali ka kasi. Mm-hmm. That's blatantly sasabihin mo, paulit-ulit na, hindi, kasi ganito. You know, ay, alam na nga niya, rubbing salt on wound, di ba? So, wag mo nang masyadong idiin pa. Paano bang technique doon, Tito? Ang ginagawa nga. Alam mo, mali na siya. You retreat with dignity. So, pag nag-usap sila kinabukasan, hindi na nagsisigaw si Tita kasi, ay, may mali pala ako. So, pag pinag-usapan nila, na-realize na rin ng isa't isa, yung ano nila, yung role nila kung bakit medyo nagkaroon ng issue, di ba? So, hindi na masyadong heated yung ano, yung argument. Not everybody allows their partner to retreat. Di ba? May mga iba na the more na tumatahimik, nasa kabilang kwarto ka na, kinakato ka pa, bang, buksan mo ang pinto! Hindi pa tayo tapos! Paano pag ganyan naman yung partner mo? Na, siguro, tatlong oras ka lang nakikipag-argue, pagod na pagod ka na, gusto mo na sabihin, sige na, okay na, tama ka na, sige na. Ano ka? Ano isang pagkaganon nga kung sinasabing, tama ka na. Hindi, ano yung sabihin? Nagagalit pa rin. Gusto mo na lagyan ang yung plugs yung tinga mo. Depende sa issue eh. Pag talagang medyo major issue, gusto kasi na isang partner talaga ma-resolve ka agad. Diba, no? Kasi siguro sobra yung hurt niya o sobra yung intensity ng emotions niya. Pero pag mga the
normal everyday ano issues, hindi umaabot siguro sa iyo. You let it pass. Tapos kami ni John kasi dahil nga hindi lang naman yun ang iintindihin namin. Marami pa kami ibang ginagawa, di ba? Ibang problema ayusin. Pinalilipas muna. And then later on, siguro, sabi nga ninyo, na nare-realize mo rin na may mali rin ako, mga ganon. And you say sorry in different ways, di ba? Yeah. Sa pag nag-aaway, iwasan mo marinig ng mga bata. Oo, tama. Dahil nakaka-affect rin sa kanila yan. Yes. So, it's may nag-visit ka in silence. Pag kami mag-uusap kami, gusto na yung mag-argue, sasabihin na yun sa mga bata, may pag-uusapan lang kami, ha? Ilalak lang yung door. Para walang kumakato. Para walang mag-iistorbo. Siguro magandang madinigyan. Ako may share lang ako, Father. Pag mag-a-argue po kayo, yan ang ginagawa namin. Punta kayo sa coffee shop. Coffee shop. Ah, ganun. Kasi hindi kayo pwede magsigawan sa coffee shop, eh. Kahit nagalit na galit ka na. So what do you want to do? Di ba? Alam ka naman magsigaw kayo sa harap ng coffee shop. Diba? So kailangan controlled. Rosalyn, kahit matagal na panahon, talaga mag-adjust ka pa rin sa partner mo. Yes, that's true. Ayan. So ayan, panghuli, Sheila. There is a maximum allowable time for arguing. Aba, may time limit pala to. All arguments should be temporary. May game na ganun eh. Pag ikaw daw may hawak ng bato, ikaw pa yung magsalta. Pero pag hindi, makikinig ka lang. Kaya pala, meron din pala ng timer. Next time gagawin ko to, ha? Hence should not be brought out again and again indefinitely. Anger, frustration, and disappointments are temporary as well and should not be the tone of your entire relationship. Yes, ang hirap naman ng relationship. Parating, ang ano nyo, ang tone nyo, frustration and anger, di ba? So, paano ba yung time frame na sinasabi nila pagka galit? Yes. Time frame ba? Kasi yung ibang partners, madalas namin marinig yung hindi daw bababa ang ano hanggat kailangan hindi lumubog matapos ang araw na hindi nagiging minsan mahirap yun. Mm-mm. Dahil yung anger mo talagang mabigat. Na talagang magtatagal pa the next day. Mahirap nang pilitin yung mula. Kunwari, wala niya anger mo, pero nandun pa rin. So, start discussion, argument ulit yun. Basta prepared ka na. Tsaka ano, pag gano'n na, pag kunyari, kinibuka na, ano na, act normal. Parang normal na. Di ba? Kasi iba kasi kinibu ka na, inano ka na, ayaw mo pa, di ba? Ganon-ganon. Yung sa amin, pag kumibu na isa, okay na. Parang ano na. Kakalimutan mo na. Parang ganon. Kasi it's useless to tag it along the whole day or the whole week. Actually, if I may share, ang ganda nung sinabi ni Anoni, kasi sabi nga, human as we are, talaga minsan nagagalit ka, napapasigaw ka, na kailangan sabihin mo din yun. Kasi kung pag inipo mo naman yun, kawawa ka din, di ba? Parang sabi ni Brother Bo Sanchez, sabi niya, parang anger actually is parang if tama ang paggamit, can heal you. It's like a medicine, no? Mm-hmm. Na pagka yung galit mo, sinabi mo, ganito, nilabas mo. It can heal also, bring healing to you. But just like any medicine, it should have an expiration date. Sabi nga, no? Na pag dapat yung anger na yun, mag-expire din. Because just like any medicine too, pagka yung expiration lumampas na, that medicine will already kill you. No? Na kung ano yung ginagawa mong pagkaunawa, pagpapaliwanag, pagkikare dun sa ibang tao, the more dapat doon sa kasama mo doon sa bahay. No, kasi minsan nagiging problema po yun. Na may mga lalapit sa akin, sasabihin, alam mo, Father, dyan na lang nga si Mami pag nandyan sa iyo, bait-bait eh. Pag dito sa bahay namin, lahat ng mura na didinig namin. No? Pero pagkausap ka, Father, Father, kaya kung pwede, doon na lang daw sa akin tumira. Pero ayoko nga, pag tumagal, mumurahin din ako niyan. Kung gano'n kayo kabait sa taong nasa labas sa inyo, dapat ganun din. Higit pa doon sa kasamahan ninyo sa bahay. Amen. Sabi nga, Father, ang pagtatalo, kung tama ang dahilan at ang paraan, ay maghahatid ng mas malalim na pagkilala sa pananaw ng kausap at sa pinagtatalunan. Wala namang masamang magkaroon ng magkaibang opinyon. At mahalaga rin naman ang maglahad o ipaglaban ang paninindigan. Ang mahalaga ay manatili ang paggalang sa pagkatao ng kabiyak, ang maunawaan ang kanilang pinanggagalingan
at matanggap na ang bawat tao ay magkakaiba at gayon ay may iba't ibang pagtingin sa bawat issue. Ang mahalaga ay kung paano malalagpasan ang pagtatalo at manatili ang paggalang at pagtanggap sa isa't isa sa hirap man o ginhawa. Magbabalik po ang Family Matters matapos lang ang ilang paalala. Thank you so much. Okay. Thank you. And Mommy and Daddy wants to play. Si Tribo Kobo upang ihatid ang mga gawaing pangpamilya. Let's look at today's edition of Leaf, your leisure and entertainment alternatives for the family. Everything you've heard about monsters, about nightmares, legends whispered around campfires. All the stories are true. What is it? You didn't see that! Hi, this is Chibu Kobo for another movie review in today's edition of Leaf, your leisure and entertainment alternatives for the family. Nauuso na ngayon ang pagsasapelikula ng mga sikat na teen romance series. Karamihan ay sinusubaybayan at nakikitaan ng paglaki at pagtanda ng mga bidang teenager. At ngayon, mula sa Sony Pictures at direksyon ni Harold Swart, isinabuhay ang mga tauhan ni Cassandra Clare. Mortal Instruments, City of Bones is the first book in the intended 6 young adult fantasy novels. It follows the exploits of Clary and her fellow shadow hunters. Sa pelikula, si Jocelyn at ang kanyang asawang si Luke ay mistulang ordinaryong mag-asawa na nagpapalaki sa isang teenager na may katigasan ng ulo. Si Clary, ang kanilang anak, ay tipikal na kabataan na biglang nagkakaroon ng di maipaliwanag na interes sa isang lumang simbolo. Every day, you live your life. You make sure you come straight home tonight. Ordinary. Normal. You know your mom, she gets like this sometimes. But there's only so long you can hide from the truth. Let's go in here. Mag-aalala si Jocelyn pero hindi siya sasang-ayon na ibunyag ang kanilang sikreto dahil sa tingin niya eh hindi pa panahon. On the same night, Clary takes her nerdy best friend Simon in a nightclub where she witnesses 3 goth teenagers murdering one of the guests.
The following day, she sees Jace, one of the goth murderers, outside a cafe while she talks with Simon. She decides to confront the stalker and simultaneously receives a distressing call from her mother being attacked and asking her not to come home. Clary ignores her mother's instructions and rushes home. She finds their house in disarray and her mother missing. A demon mutant dog attacks her, but fortunately, Jace arrives and saves her from being torn into pieces. Larry, what is it? You didn't see that? What are you looking at? Why can I see you and no one else can? You're not a mundane. What is a mundane? Someone from the human world. Well, if not a human, then what am I? Mom, I'm coming home! No, 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 you can't come home. You understand me? You don't come home. Clary and Simon are taken by Jace in an abandoned church in the middle of New York. Malalaman nila na si Jace ay isang shadow hunter, mga nilalang na kalahating mortal at kalahating anghel na itinalaga para labanan ng mga demonyo at kasamaan sa mundo. Pero higit dito, ikagugulat ni Clary na malaman na silang mag-ina pala ay mga shadow hunters din. Apparently, Clary's memory and powers were blocked when she was a child to protect her from Valentine, a rebel shadow hunter who wanted to create a stronger breed of warriors to rule the world. She learns that her mother ran away from Valentine and has hidden the mortal cup to thwart his plans. Now it is up to Clary to discover her true self, retrieve the missing mortal cup, and save her mother and stop Valentine as well. Sa mga hindi po pamilyar sa libro ni Cassandra Clare, magkakagulo-gulo ang mga tauhan, ang kanilang kakayanan at ang buod at kasaysayan ng kwento. Maraming mga pangyayari at eksena ang hindi malinaw ang pagkakapaliwanag, kaya't mahirap pagdugtungin ang mga ito. Maganda naman sana ang mga special effects at technical na aspeto ng pelikula. While the battle sequences are action-packed and stimulating, they are not enough to resuscitate the movie from the narrative's dull development and predictable screenplay. The actors may have been perfect for the part physically, but are just dead weight in their thespic interpretations. Collins gives a monotonous performance, Bauer has the same deadpan expression all throughout, and Mayers is simply unbelievable in his evil quest. The romance is a little too cheesy to be appreciated even by a starry-eyed teenager. Ang pinakamalaking kakulangan ng kwento ay ang matugumpay na pagsasali ng mga titik ng nobela sa puting tabing. The movie tackles the same coming-of-age discovery that he or she is meant to do something unequivocally important for humanity and lead the ultimate battle between good versus evil. It could be said that with people working together and setting aside differences, good will always triumph. However, the movie has some disturbing subplots like homosexuality and incest that were okay in literature because they had the comfort of a sequel to explain and rationalize. But on film, and especially for those who have not read the book, they may not easily welcome these issues. Considering the target audience, the film's unexplained issues are not quite suitable for the young. Leaf rates Mortal Instruments' City of Bones 2.5 technically and 2.5 stars morally. While there are no violent scenes, the premise of the issues makes it better suited for older audiences. Now, if you wish to watch a movie or two this week, please check out CBCP Cinema's reviews at cbcpcinema.blogspot.com. I'm Chi Bocobuas for this week's Leaf, your leisure and entertainment alternatives for the family. I've been killing demons for over a third of my life. You killed two cops! They weren't cops! I'm the next step. Demons exist across the world in their varying different forms. I don't understand what any of this has to do with my mom. Your mother was a shadow hunter. Like him. Like you. There's a map inside your head, Clary. You are the key to our survival. What is it about her? She's different. She's gonna get us all killed. It's too many of them. Have a little faith. Welcome to the City of Bones.
first What's Up Dudes, watch Edu Manzano sa kanyang bagong show. I have to be very honest. I have to be upfront. This is not a very fun interview, no? With Boys Night Out. Hey, what's this show about? I have no idea. And Georgina Wilson. You're so Luis's dad. You know, it's not enough you hurt me. You even hurt my son. At nahulaan nyo na ba ang ipapagawa kay Dudes? Delikado ba itong gagawin natin? Huwag palampasin ang inyong bagong favorite Saturday Night Talk Show. What's Up Dudes? Mamaya, 9 p.m. dito lang sa TV5. We can't do it sexier. Mga malisyos at malisyosa, buong buhang gabi dito sa Paraw Maliit pa rin. What can I say about me? Madam, nam, 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 nam. Alin? Itibigan ang mga piyanan sa Paraw Maliit mo ako. Makalakang palaan! Hindi ko na talaga mo. Call the Idol. Si Agent Ramos, huh? Kung nagsisinungaling ka, madadamay ka. Sagnat lang sarang. Sa sobrang tuwa, na uwi sa hula. Si Janet Dean Napoles. Isa na siyang movie producer. Meron ding maliit. So wow, maliit. Saan ba tayo? Craziest, the wackiest, the funniest, the best brand show in the Philippines. Wow, maliit pa rin. Mangugood time na sa Linggo, alas 8 ng gabi. Dahil dito sa TV5, we can do it better. Panibagong kabanata, panibagong hamon. Ako po'y nagbabalik para sa mas malawak at mas makabuluhang paglalakbay. Mga kapatid, ako po si Aga Mulak. Ready na kayo for your trip? Welcome to NYC, New York City! Handa na ba kayong sumama sa pagbalik ng nag-iisang Pinoy explorer? Siyempre, inibita ko ang kaibigan ko, Derek Hersey, ang kidlat! This was one of the shows na talaga gusto ko maging guest o maging host. Uy! Tama-tama, doon yung pinag-explore na, ano? Mag-explore tayo. So, hindi ka na mag-long gown. Mas malaki, mas malawak, at mas makabuluhan. Yeah. This is about being Pinoy. In fact, I am a Filipino. Just, you know, keep on trying. It'll come around. A whole new world of adventure. Sobrang lamig! Ninervous talaga ako todo, pero gagawin ko. See you down there, buddy. Pinoy Explorer, bukas na, 6 p.m. sa TV5. Mag-jowa man. Tagal-tagal ko na nanligaw sa'yo. Tayo na ba? Oo nga, tayo na. Set your final answer. O magsuki. Miss, magkano to? 20 po. Pwede bang 15 na lang? Sige po. Is that your final answer? Isang tanong lang ang nami-miss nila. Eh ako, na-miss nyo ba? Don't worry because I'm back. Who wants to be a millionaire? Season 10. Bukas na, 7 p.m. sa TV5. We can do it richer. We can do it bigger. Dito sa TV5, we can do it better. And that is my final answer. Thank you.
Pwede po ba na pakisigurado lang na maayos at maganda pa rin ang mundo kapag lumaki sila? Alagaan natin ang mundo dahil sa dulo, magkakasama pa rin tayo sa iisang mundo. I like to pray because my mommy and daddy pray. Ang pagtatalo, lalo sa loob ng kasal, ay naghahatid ng pagkakataong makita ang dalawang panig, yung sa iyo at yung sa iyong kabiyak. At kapag nakita mo na at natimbang, hinihingi ng iyong pagsasama ang bukas na pakikinig at masusing pagbalanse sabay ng paggalang at pagtanggap sa katauhan ng iyong kabiyak. Ang iisang puso at iisang buhay ay hindi laging iisang pag-iisip at pananaw. Kaya nga nagiging makulay ang pagsasama dahil sa mga pagkakaibang katulad nito. Ang mahalaga ay ang pananatili ng paggalang sa kabyak, sabay pagkapit sa mga pinapahalagahan upang magkasundo na may hindi pagkakasundo sa loob ng kasal. Ang pag-atang ng responsibilidad ng pagtataguyod at paggabay sa mga anak ay sa dalawang tao. Pero sa pagkakataong nag-iisa mo itong ginagawa, iabot mo ang iyong kamay sa puso ng Diyos upang siya mismo ang maging katuwang mo. Dahil anuman ang pagsubok, anuman ang hamon, sa panalangin makikita ang lakas at inspirasyon upang tumugon ng tama. Tulad nga ng paalala sa atin ni Servant of God, Father Patrick Peyton, the family that prays together stays together. And a world that prayer is a world at peace. Nakasama ko po ngayon si Sheila Dizon Carlos. At nakasama ko naman po, syempre, si Father Allan Samonte. At sa tuwing Sabado ng umaga, Your family matters the most. Maraming salamat po muli sa inyong panonood. Thank you, Father.